Magandang araw. Ngayon, nandito na naman tayo sa ating bagong review, sa ating Tonik review. Tonik is a digital bank. So, maganda yan kasi digital bank. Bali, mataas ang interest rate niya. So, bakit mataas ang interest rate? Kasi usually, wala silang mga tao. Hindi katulad ng mga may physical banks dito sa Pilipinas. Pinapasweldo nila yung mga tauhan nila, di ba? So, doon na pupunta yung resources nila. Unlike itong Tonik, digital bank yan, so mas tipid sila sa employees nila. Okay, kaya mas mataas ang interest rate na nabibigay niya sa mga tao. Okay, so bago tayo magsimula, please like and subscribe muna tayo sa channel natin. Okay, so ang gagawin lang natin, click natin tong, pag na-download natin, click natin tong ating Tonik, no? Pasok tayo. Ayan. Tapos, i-type lang natin dito yung ating password. Ayan, nakapasok na tayo. So, makikita natin, no, may balance tayo na 5,300. Itong 5,300 na to, nag-earn niya ng 1% per annum. So, medyo maliit lang. Ito yung para kasing wallet niya. Okay, ngayon may tinatawag tayong ito sa bandang baba, ito yung total stash balance. So, may laman na 0.4. Ang ibig sabihin niyan, sa stash balance, ayan yung parang isang basket na pwede mong paglagyan na mas mataas ang interest niya per annum. Although pwede mo rin naman ma-withdraw yan o makuha kapag kinakailangan mo pang emergency fund. Okay? So, okay pa rin yan, no? Kasi pwede mong kunin. Sige. So, bali ngayon, dapat naka-cash in na tayo, no? Sa next na video ko, ituturo ko paano mag-cash in. Ngayon, i-differentiate ko muna pagkakaiba ng itong Tonik account, no? Ito yung parang wallet natin versus dito sa Tonik's stash balance na tinatawag. Okay, so dito makikita 1% dito sa stash. Click lang natin to. Ayan, makikita natin sa stash natin ito. So, gumawa ako ng dalawang stash. Isang stash solo pang education. Ito naman sa baba, stash group. Pang group. Itong sa stash education na solo, kaya nilagay kong solo kasi solo mo yan eh. 4% yan. So, paano natin malalaman? O, click natin to, no? Itong mismong nakasulat na stash solo education. Click natin. Yan. Pag click natin, yan, makikita natin na 4%. Yan, no? Nakasulat naman, 4%. Ito, solo to. Ibig sabihin, sa akin lang to. Meron din kasi tayong tinatawag na group stash na pwedeng mag-contribute yung ibang tao sa pera natin. Okay? Tapos, itong stash solo education ko, pwede kong palitan to. Kunwari, imamanage ko, gusto kong ibahin yung pangalan niya. Hindi gusto kong gawing stash solo education, then gusto kong baguhin. Click lang natin to, itong manage na to. Tapos, click natin tong modify, no? So, yan, nakasulat. Yan. Pwede natin type natin kung anong gusto kong ipalit. Kunwari, gusto ko stash solo na lang. Tatanggalin ko yung education. So, yan. Stash solo na lang. Then, click ko yung itong save. Ayan. Okay. Tapos, click natin itong done. Ayan na. Nakita natin, nagbago na. No? Naging stash solo na lang. Ito, ganun din naman itong group. Itong group na to, same lang din to, no? Pero, pwedeng magdagdag yung iba. Tapos dito, itong stash group na to, pwede rin nating edit yan. Click lang natin to, itong manage. Tapos, yan na, may details, stash details na siya, yung account niya, yung kung gusto nating i-modify, gusto nating palitan yung pangalan ng stash group. Back natin. Tapos, or pwede nating i-close din, no? So, try natin to, i-close natin yan, ha? Are you sure you want to close this stash? Okay. So, click lang natin tong ano, yes, close the stash. Kasi wala rin namang laman. Try lang natin na i-close. Okay? Ito, click lang natin to. Yes, close stash. Ayan na. So, na done na. Pindutin natin done. Wala na yung stash. Ayan na. Ang natira na lang solo, no? Mag-isa na lang. So, bali, ang total nyan is ito. Nakasulat naman. 4 out of 5. No? So, may available tayo na 5 stashes, no, sa lahat. Ang bisig mga stash, parang kumbaga parang basket na paglalagyan mo yan, okay? Meron din tayo dito ang tinatawag na parang ano, no, may debit card din tayo sa virtual card, no? Virtual card, pag gagamitin natin sa internet, na pang bayad natin, pwedeng magiging debit card siya. Itong debit card naman na to, ito yung physical natin, so click natin to. Yan. Ang ibig sabihin naman nito, physical card siya. Yun nga lang, kailangan magbayad ng 300 para makakuha. Okay? So, wala pa kasi sila yung sa banknet, no? Pag banknet kasi,
kahit pa paano may mas okay dahil mas mura ito kasi mas mahal, 250. Okay? So bali ngayon, no, ililipat natin, no, maglilipat tayo from ating wallet na itong 1% lang na interest. Lilipat natin dito sa 4% dito sa stash na tinatawag. So click lang natin to, itong stash na to. Tapos hindi natin to add stash. Yan. So add natin, kunwari gusto natin maglagay ng, click natin kung ilan yung ta-type natin, oh. Kunwari 5,000. Ayan, no. So okay, 5,000. Tapos click lang natin tong baba, next. Tapos click natin confirm. Yan, add na. So okay na. Click natin done to sa baba. Nagyan, nag-message na rin sa atin na na-receive natin. So ayan, makikita natin, ayan, no. 5,000 out of 1 million, which is yung 1 million target lang naman natin 'yan. Pwede namang mabago 'yan, eh. Click lang natin tong manage, tapos modify, under ito modify. Tapos yan, nakasulat kasi may inilalagay tayong target amount nyo. Pwede natin baguhin yan. Kunwari, ilagay lang natin, kunwari, 50,000. Ayan. Tapos click natin save. Then click natin done. So ayan, ayan na. Bali, 5,000 out of 50,000. Ang ibig sabihin lang naman kasi ng 50,000, ayun lang yung target mo na, kumbaga parang, gauge mo lang, no, para malaman mo kung malapit mo na pala ma-achieve yung kagustuhan mong pangarap o goal. Okay? Tapos i-check natin, no? Check natin back tayo, pindutin natin 'tong back. Check natin kung nabawasan nga. Ayan, 345 pesos na lang, no? So nabawasan na. Yung 5,000 natin dito, nalipat na, napunta dito sa baba sa total stash balance, no? Etong 5,000 na 'to, nag-earn 'to ng 4%, no? Yung papakita natin, na-click lang natin, tapos click natin ito ulit, yung pangalan na stash solo, tapos yan lang, lalabas, which is nakasulat 4%, no? So mag-earn siya ng 4% habang nakalagay dyan sa stash. 4% per annum yan, ibig sabihin ng per annum, per year, okay? So guys, you know, medyo madali lang naman talaga kung paano mag-transfer and maglipat. Dali lang naman. So, at least, okay na tayo. Nagawa na natin yung gusto natin, no? So, sa mga next na videos pa, please like and subscribe. Thank you! Guys, may ipapahabol lang tayo, ha? So, bali, ituturo ko na rin, no? Kung paano maglipat, no? Ilalabas naman natin to, no? Yung 5,000 natin dito sa 4%, no? Ililipat natin, lalagyan natin dito sa wallet, no? Sa bandang taas. So, ito, itong 5,000 sa stash na nag-iipon ng 4% per annum, ilalagay natin dito sa taas, dito sa Tonik na parang wallet natin, yan yung 1%, no? So tuturo ko na. So click lang natin to, tong 5,000. Ayan, nandito na tayo. Tapos click lang natin tong manage para ma-withdraw natin. Tapos ito, withdraw to your Tonik account, pindutin lang natin yan. Tapos kung magkano gusto mo, kunwari, lagay mo 1,000. Ayan. So, click. Okay lang na. Click natin itong withdraw sa baba. Ayan. So, bali, sabi, 1,000 daw lalabas na dun sa stash natin. Pupunta na dun sa parang wallet. So, click natin yung confirm. Tapos, click natin okay. Dun. Ayan, oh, makikita natin 4,000 na lang, oh, out of 50,000. So nabawasan na. Click natin tong back. Ayan, nadagdagan na, no? So kanina 345, ngayon 1,345 na. So nadagdagan na. Okay? So ganun lang kadali, guys, no? Madali lang. So salamat muli. Please like and subscribe. Thank you.